Hi! Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po ang lulutuin natin ay ang mixed seafood with miswa at patola. Napakasarap po nito. So ito po ang ating mga gagamitin. Meron po ako rito mixed seafoods. Meron tayo nga dito nga hipon. Meron tayo rito ng tahong. Meron tayo rito nga puset. Ganda po yung ginamit ko rito. May mga tentacles pa siya ng puset. So meron tayo rito ng patola. Sibuyas. Spring onion, garlic, tomato, carrots, ground black pepper, fish sauce, salt, ang ating pong miswa. Gagamit din po tayo ng tubig at cooking oil. Umpisa na po natin ang pagluluto. So ito po sa aking cooking pot. Naglagay na po ako ng cooking oil. So mangyari lang po, magigisa lang tayo. Umpisa natin sa garlic. Sabay na rin po natin yung ating duya. So, hintayin lang po natin siyang pumula. Tapos, lalagay na natin yung ating sibuyas. Okay po, sunod na natin yung ating sibuyas. Again, magigisa lang tayo. Once na maluto na yung ating sibuyas, isusunod na natin yung ating kamatis. So, luto na po yung ating sibuyas. Ngayon po, sunod natin yung ating kamatis. At ang carrots. Dahil po yung carrots medyo matigas, kaya kailangan na natin siyang isabay. Haluin lang natin. Again, pag naluto na po yung ating tomato, lalagay na po natin yung ating mixed seafoods. So, okay po. At this stage, lalagay na po natin yung ating mixed seafoods. Hindi naman po kailangan na talagang lahat ni mixed seafoods. Pwede lang kayong gumamit kahit hipon lang. Or puset, or tahong. Gaya nga palagi ko sinasabi sa video, ang pagluluto ay ang eksperimento lang. So, haluin lang po natin. Once na nag-light brown na po yung ating seafoods, mixed seafoods, mag-a-add na po tayo ng tubig. So ngayon po, nag-change color na po yung ating mixed seafoods. At this stage, maglalagay na tayo ng tubig para lalo nating mapalambot yung ating seafood. So mag-a-add na rin po tayo ng fish sauce, paminta, at konting asin. So, takpan po natin siya. So sisimmer natin siya ng mga 7 to 8 minutes. Tapos nung once maluto na po yung seafoods, lalagay na po natin yung ating patola at ang ating miswa. Okay po, tignan na natin. So, luto na po yung ating seafoods. Mangyari lang, lalagyan na po natin yung ating kinat ko na patola. Haluin natin. Ngayon po, lalagyan na rin natin yung ating miswa. Press lang natin pababa para lumubog siya. So ngayon, sisimmer natin siya ng mga 5 minutes. Once na maluto na po yung ating miswa, ready na po siyang serve. Pero titignan nyo rin po,
dahil i-absorb po ng miswa yung water, baka matuyuan po siya. Kaya time to time, hanggang matapos, hanggang maluto, titignan nyo siya. Tatakpan ko na po at maya-maya, i-serve ko na po siya sa table. So ito na po yung finished product ng ating mixed seafood with miswa at patola. Muli, maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!